sino ang laging nagyayaya? Ang best gift na naibigay sa'yo ni Michael? What or who inspired you to become a vlogger? Okay lang bang makipag-usap sa ex? Hi guys! So, for today's video, ang gagawin namin ngayon ay eating spicy Samyang noodles with Q&A! So, andito na yung mga ipinadala sa amin ng mga questions sa Facebook na pinost ko kahapon. So, andito na yung lahat-lahat. So, nagpili lang kami kung ano yung question na sasagutin namin ngayon. Actually, first time namin kumain ito. Spicy so. Kung mapapansin niyo po guys, is maisabaw siya kasi nga noodles. Pero yung anghang niya guys, is nakakapaso siya ng dila. Tignan natin kung anghang talaga siya. Yung anghang talaga siya. Ang init pa dito. So, dahil nakakain na kami nito, simulan na natin yung question na galing sa inyo, guys. So, ito yung mga napili natin sa question galing sa inyo. Simulan natin kay... So, galing kay Laika Manlangit. So, siya yung batch ko nung college. Friends ko rin ngayon. So, ang sabi niya, sino ang laging nagyayaya? Medyo ano naman tong question na to ah. Ano ba yung pinupunto mo dito? Kung sino yung nagyayaya? Dapat may specific dito kung para saan yung question na yun. Kung saan din nagyayaya? Saan? Sa pagkain? Sa pamasyal, kung sino yung unang nagyayaya, ganun ba yun? Minsan ako yung nagyayaya na lalabas kami. And minsan siya rin yung nagyayaya kung mag-ubay kami. Ganun lang yung routine namin dito sa bahay. So, ano masasabi mo? Ang unang nagyayaya, ikaw? Pagkain. Akala ko. Sa nagbigay ng question. So, salamat sa question na to, Laika. And then, yung next natin is, galing naman kay Shaira Bura. So, shoutout sa'yo, Shaira Bura, kung nanonood ka man sa amin ngayon. So, ang sabi mo dito, yung ibinigay mong question sa amin is, ano ang best gift na naibigay sa'yo ni Michael? Ang masasagot ko lang dito is, ang best gift na naibigay sa akin is yung anak namin ngayon, si Zaki. Nandun siya ngayon sa Bicol. For me, yun talaga yung best gift na ibigay niya sa akin. So, yun lang po. Sana nasagot ko lang maayos yung question mo. And then, next naman, galing kay Rhea Alberto. Sabi niya, ano ang nagustuhan mo kay Judy at paano kayo nagkakilala? Sasagutin niya yung ano. Yung nagustuhan ko dito, palabiro, kalog, higit sa lahat, madiskarte. Sana all? Madiskarte sa buhay. Yun. Tsaka seryoso nga doon? Paano kami nagkakilala? Dahil sa isang kaibigan. Nagsimula ang lahat sa karoommate ko. May karoommate siya pala. Oo, dahil doon talaga. Kaya nagkakilala kami. So, wala naman akong pinagsisihan kung bakit ko siya nakilala. Kasi, ito one of the best boy ito sa lahat ng nakarami. So, walang pagsisi talaga. So, ayun guys. Next naman. Ito naman, galing kay Rose Alberto. So, ito yung tanong na ibinigay mo sa amin. Medyo English to ah. Alam mo naman, mahirap sa amin ang English.
So, sabi niya, what is the hardest thing that you encountered in your life as a couple? How did you overcome it? Yun yung tanong mo. So, sabi daw dito, kung daw yung pinaka mahirap naranasan namin sa buhay bilang mag-asawa. Ganun yun, mag-couple. Para sa akin, yung pinakamahirap talaga is yung ayaw ng pamilya niya sa akin. Ayaw ng pamilya niya sa akin. Yung una, kasi alam mo naman, bago pa lang kami magkakilala, hindi naman maiiwasan yun, di ba? Nagawa ko naman yung lahat para magustuhan ako. Hindi pa yung sapat sa kanila. Palaging may mali. Siyempre, tao lang naman tayo, nagkakamali. Wala naman taong perfecto para baguhin ang lahat. Sabi daw, how did you overcome it? Para sa akin talaga, overcome namin yun dahil sa pagiging madiskarte namin. Lahat ng negosyo siguro na ranasan namin, magtinda ng lugaw, mga frozen products. Siyempre, yung mga nakakaalam sa akin dyan, alam na nila yon. Naglalako ko sa Virac ng ano, mga frozen food. Tapos siya may trabaho nun. Sa isip ko, bakit ako mahihiya, di ba? Kasi may anak ako. Dapat talaga, hindi ka mahihiya kasi ginusto mo yun at ginawa niyo yung parehas. Kaya, accept the pack na lang tayo, guys. Kasi, yun na yun eh. Wala nang makapagbabago dun. So, yun lang, guys. So, ikaw naman. Yung pinakamahirap na encounter mo sa buhay is yung first time na nalaman na buntis ka. Na hindi pa sa tamang panahon. Yun yung pinakamahirap kasi wala pang ibang nakakaalam, kaming dalawa lang. Tsaka kung paano namin nalagpasan dahil sa tiwala ng isa't isa. May tiwala kayo sa isa't isa, malalagpasan nyo isang pagsubok. Pinakamahirap sa buhay. So next naman, galing kay Yakult. Aileen Bueno. Hi, Ninang. Hi, Ninang! So, sana nasusuportahan nyo kami dito. And sana sa mga next vlog namin is masuportahan nyo pa kami. Okay? So, sabi mo dito is, kailan nyo susundan si Baby Sack? Medyo ano naman yung question mo, ah? Medyo maganda. Medyo maganda. Pwede, pwede. Ikaw na magsagot. Sa lalaki kay Edyo. Ninang, yan na. Yan ang tanong mo nila, sasagutin ko para sa iyo. Ang sagot ko dito, kung kailan susundan, pag may stable ng trabaho kami dalawa. Kasi mas maganda, may stable ng trabaho, tsaka negosyo. Yun ang pinakamaganda sa mag-couple. Walang problema, walang iisipin na pambayad sa hospital. Yun. Pero hindi natin masasabi yan kasi si God lang yung nakakaalam kung kailan tayo bibigyan na kasunod, di ba? Ganon. Kaya in God's perfect time is maging handa tayo sa lahat ng mangyayari. Okay ba yun? So ayun, nasagot na po namin. So next naman. Miss Ayen. So galing naman ito kay Madam Ayen. So Madam, ito na yung question mo. Shoutout kay Madam Ayen. Ano ang una mong gagawin kapag nagtapat sa'yo ang asawa mo? Bakla pala siya. Very easy lang naman. Kasi kung mahal mo talaga siya, is i-accept mo talaga kung ano yung pagkatao niya. Kahit bakla man siya or ano, kasi pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo talaga lahat. Hindi mo siya kayang baguhin kung ano talaga yung pagkatao niya, yung personality niya or ano pa. Kasi pag nagmahal ka, yun na yun. Ibigay nyo na. Ibigay nyo lang. O yun, natawang ka na ba? Ganun lang yun. Kainin muna tayo. Ang anghang. So guys, next question. Galing kay James Villanueva. Ito ang tanong niya. What or who inspired you to become a vlogger? So, ang sagot ko dito is kay family. Sila lang naman yung nagsusuporta sa amin.
and also our friends. Saka yun sa aming inspiration para achieve namin ang pagiging successful vlogger. Support lang guys. Yun, nasagot na namin yung katanungan mo, James Villanueva. So, tagabi ko lang naman yun eh. Kaya, alam natin yan. Galing kay Quincen. Ang tanong niya guys is, nung high school pa tayo, sino crush mo? Then why? So, yun, binalik na naman niya. Actually, yung crush ko talaga nung high school guys is, si, ano, kung nanonood ka man ngayon is, ikaw na yon. Si, ito yun guys. So, yun. Kung mapapasin nyo guys nung high school, alam na alam to ng mga kabatch ko nung high school. Siya si Albert Santos. Siya yung crush ko na sobrang patay na patay. Magkatapat yung bahay namin doon. Eh, syempre, pag pumapasok siya, basyo. Pag pumapasok siya sa bahay, pag pumapasok siya sa school is, kahit hindi pa oras ng ano pasukan, is ano, nagkikisabay ako sa pagpasok niya. Tapos, minsan, halimbawa, pag nasa bahay na, iigib siya ng tubig, ako, kahit hindi ako iigib ng tubig, ayun, mag-iigib na rin ako para makita lang siya. Yun ang, ano ko, ang karanasan ko nung nagkaroon ako ng crush. Ganon. High school life. Pero, nakaraan na yun, wala na. Diba? Yes. So, ano feeling mo? Wala, wala akong feeling. So yun, nasagot ko na yung katanungan mo. Next naman tayo kay, ano ba yan? Medyo mahirap na tanong to ha. Galing kay Lynn Makasinag. Wait lang, inom muna ako. Hi Lynn. So yun, sana nakakasubaybay kayo sa content na to kasi yung mga ibinigay nyo mga question is andito na sa video namin. Sinasagot na namin. Anong gagawin mo if nahuli mo ng babae asawa mo? Ikaw, anong gagawin mo? So ayun, mag-a-assume ako na nahuli ko siya na may ibang girl. Halimbawa, sa labas. Pagliyado. Buti nga ng babae. Kaysa mga hanap ng lalaki. Yung babae lang ito hinahanap ng lalaki. Ang gagawin ko talaga is, di siguro, mag-blank ko yung isip ko kung anong gagawin ko dito? Kailan akong harap-harapan talaga. Pero kung ako talaga tatanungin, eh, siguro masusunod ako. Pero okay lang mamabae, basta wag lang yung mang lalaki kasi bad yun. Diba? Okay lang mabae, kaya go! Go, go! So ayun, nasagot na namin yung katanungan mo. Sana maraging masaya ka sa sinagot namin, okay? Okay. Galing naman ito kay Kathleen Bayo. Okay lang bang makipag-usap sa ex? Ikaw. Kasi ako walang ex. Kasi ako walang ex. I'm a loyal man. Sana all. Wala pa kasi akong experience din. Ito, meron na to sampo. So ako, kung ako yung tatanungin, bakit magkikipag-usap pa tayo sa ex natin kung tapos na, di ba? Ano pang pag-uusapan namin kung tapos na kami, di ba? Tapos na yung pinagsamahan namin and may bago na. So, bakit paki mag-uusap, di ba? Kaya kung halimbawa mag-chat man siya or mag-text, siguro magre-reply ka ng ganun lang na okay, kung na ganito, huwag ka namang gulo kasi nasa best partner na ko. Sana all. Yun lang, sana nasagot namin yung katanungan mo and sana nasa mabuti kang kalagayan niyo. So, goodbye ex na lang tayo, ha? Sa mga nakakaparod nito, goodbye na natin si ex kasi mas maganda na nasa bago tayo. Papapasin nyo guys, wala dito yung kinakain namin kasi inalis na namin. Siyempre, pag wala na, inalis na. Ang next question naman na sasagutan natin is yung kay Rhea. Shoutout kay Rhea Araujo dyan na palaging maganda sa paningin ng boyfriend niya. Maganda ka. So, sabi niya, sino ang mas
tupakin sa aming dalawa. Panalo dyan is ako talaga. Ako yung mas tupakin sa aming dalawa. Kasi syempre, babae, kailangan din magpalambing, diba? Oh. Alam kong na-experience nyo yan, hindi lang ako ipatikaw. Okay? So, next question, galing naman kay Jeanette Morales. So, shoutout kay Jeanette dyan. Tumataba dahil sa jowa niya na parehas niya! So, ang sabi daw niya dito is, kailan kayo magpapakasal? So, sasagutin yan nitong katabi ko. So, siya dapat yung sasagot dyan. Sa mga bagay na yan, pag-iipunan namin yan, pero may goal kami. Papakasal kami pag umabot na ng 1 million subs! And then, support lang. Pagdating ng 1 million, yes. Sana all. Kahit hindi na umabot ng 1 million. Kahit simple lang, okay na yon. Pero, hindi pa naman namin minamadali yung mga ganyan. Kasi, nasa tamang oras din yan. Siyempre, kailangan mo din magplano, maging handa sa mga bawat oras or sa mga darating na panahon. So, kung atat ka na sa pagpapakasal namin, pwede ka naman mauna. Ikaw na. Ikaw na kaya? Excited ka? So, ayun, nasagot na namin ang katanungan mo, Jeanette. Sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon at sa magpakailanman. Maalaala mo kaya. So, doon na po nagtatapos ang aming maikling video. So, guys, kung nagustuhan nyo ang aming video, don't forget to subscribe, like, share. Bye. Bye.